Bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo upang maging sambayanan ng mga taong may kaganapan ng buhay. Sumasaksi sa pag-aari ng Diyos, nagsasabuhay ng misteryong Paskwal sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kasama ang mahal na ina, ang Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at magpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdal linis sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami.
ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeyo. Napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi niya sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito at ng hari. Nagtayo rin siya noon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawang timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutong, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitay na po lahat. Salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Huwag ninyong katulan ang inyong kapwa, upang hindi kayo katulan ng Diyos, sapagkat kakatulan kayo ng Diyos ayon sa katol na inikakatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya rin ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sama mga mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatakilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika at aalisin ko ang puwing mo? Gayon gatakilan ang nasa mata mo. Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing sa nagatakilan at sa gayon makakikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna pong lahat. Sa ating ebanghelyo ngayong umaga, pinapayuan tayo ng ating mahal na Jesus Nazareno na huwag tayong humatol ng ating kapwa. Papaano ba tayo humahatol kung hinuhusgahan natin ang ating kapwa, kung pinupuna natin ang ating kapwa, kung pinipintasan natin ang ating kapwa, kung tayo ay nagchichismis laban sa ating kapwa? At bakit ayaw ng Panginoon na maghatol tayo? Sapagkat ang pagkakatol ng kapwa hindi po pagmamahal ng kapwa iyan. At ang gusto ng Panginoon, ang maging buhay natin sa ibabaw ng lupa, laging nagmamahal ng kapwa. Ang pagkakatol, hindi po yan pagmamahal ng kapwa. Kaya ang gusto ng Panginoon, iwasan natin humatol para ang ating buhay sa lupa laging pagmamahal sa ating kapwa. Magsitayin na pong lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa mahabaging Ama upang maging mapagbigay at mahabaging tayo sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Ang ating tugon, Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabaging. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabaging. Ang simbahan naway laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa mananampalataya.
sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad, manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabaging. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mga yagit ng lipunan, manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabaging. Ang ating sariling pagkakamali naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba, manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabaging. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabaging. Mahabaging Ama, dinadala namin sa iyo ang mga panalangin at mitiin na nagpapakayag ng aming pangangailangan at pag-asa. Hinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo munang sumandali. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo. Isang bayan na nagpupug ay nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Magsitay na pong lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo na kami ay makadulog katulad ni San Luis na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal upang sa aming pakikinabang kami ay lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamakaw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ngayon ay ikinagagalak namin na may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mo na si Jesucristo upang ipamalas nila ang pagkakari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, sa amin ay ibinigay ng iyong anak na minamakal ang kabanalang iyong taglay at hangad mo na kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami ay makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lakad sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayin na pong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo ay gulitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Broderick, aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin
at huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalugo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. A listening ear and a loving heart, peace I can offer, especially to those in need, the downtrodden, feeble and weak. Oh, the arm I will listen, magkapamati ako, my ears I will lend, my knees I will bend, I will gladly hear your
from the voices of every person, from the peripheries, I will patiently, eagerly listen to their cares, for they are your children, my brothers and sisters. O Diyam, I will listen, magpapamatiyak ko, my ears I will bend, my knees I will bend, I will gladly hear your voice, I will gladly hear your voice. Magsitay na pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mo na makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka na San nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nidulwalhati ka namin.